Hi beauties, welcome back to my channel. It is actually the same day nung Q&A video na ginawa ko kanina. Ayan, for this video, tatalakayin ko yung bakit nga ba ako nag-resign sa work? Ano nga ba nangyari? Paano lahat? Kasi parang naging issue ng kaunti sa mga kasama, sa mga nakaalam, sa mga friends ko na bakit daw ako nag-resign. Ito na ngayon. Year 2016, nung pagka-graduate ko, after a week of graduation, ayun na nga, pumunta ko ng Davao na ako lang mag-isa. Nag-ask ako ng permission kay mother na, ayun, pupunta ko ng Davao for work. Kasi nung kagabi noon, may phone interview na ako sa, yun nga, sa company. Hanggap sa phone interview, tsaka gusto nila makipagkita in person for, parang face-to-face interview, yung ganun. Tapos, yun na nangyayari. Na-apply ako sa Salangga. Yun, doon na nag-start lahat. Parang okay naman siya. Kasi pangarap ko kasi dati yung sa high school pa ako. Elementary high school, parang gusto ko na yung part sa BPO talaga sa call center. Kasi naiintriga ako doon sa mga may tinatawagan ako ba na bakit naman nagsasalita sa phone? Bakit ganun? Bakit may tao doon sa ito sa loob? Yun na nga, nag-research doon nga sa call center nga doon. 6 months nang lumipas, doon ako sa isang account, dun sa live chat yung ginagawa. Chat kasi ako dati. Parang ayoko na yung ganun. Ang hirap iwanan yung mga nakatrabaho mo na kasi, oh God, yung friendship guys, grabe. Moving forward, may account na parang dumating sa company ba na naghahanap sila ng mga agent doon. Yun na nga, na-applyan ko. Kasi nga parang nawala na ako ng drive ba na mag-work pa doon sa first account ko na na-applyan. Yun na nga, natanggap ako sa interview again. Tapos yun, doon na nag-start lahat, nag-iba lahat ng ano ko ba, parang ang saya-saya dito, ang ganda-ganda dito. Very, very satisfied ako sa account na yun. Doon ako nagtagal. Mabot na sa punto na marami na ding umalis. Yung ganun, marami na nag-resign. Saka naisipan ko na parang wala naman akong growth dito. Naisip ko lang sa akin lang yun ha. Nagkalauna. Ano yun? Parang nagtagal na. Parang hindi ko na talaga siya gusto. Parang wala na akong... Nawala yung ano ko ba, parang love sa na mag-work sa call center, yun. Kaya ito ako ngayon, yun na nga, nag-file ako ng resignation. Itanggap naman yung resignation file ko. Kaya ayun, ito ako ngayon sa mga Gordis Lake City para maksamahan ko sila mama na dito. Kasi andito lang sila mama eh. Si mama tsaka yung kapatid ko na nandito lang. Yung kuya ko kasi tsaka papa doon sa Dubai, yung ate ko doon sa Davao. Parang feeling ko ba, ayoko na ma-feel ni mama na iiwan siya pag ayun, pag tatanda na kami, ganun ba? Alam niya yun guys. Saka ayun, yun lang talaga yung mga naisip ko sa reason ng yung resignation ko. Ang ganda ng account, parang chill lang yung friendship kasi guys, ang hirap nung diba? Ang hirap, mamimiss ko sila Lizelle, si Jamarie, si Lizelle, si Robin, ang dami-dami yung sa previous account ko din, sila Jonah, sila yung jowa niya, si Gigi, sila Joven. Ang hirap! Pero yun, tapos na eh. Ito nga ngayon, kaya nga guys, please support me sa vlogging career ko guys. Pinaristo ko talaga to. Kaya pinaristo. Parang binigyan ko ng oras pa. Ayun, makapag-film, makapag-invest ng camera. Meron na akong camera guys. Ito yung Fujifilm na X-A5. Nabili ko siya sa Abriza. Mag-unboxing pa ako. Nagamit ko na eh. Pero ito yung box niya. Nakakunin ko yung box niya guys. Wait for me. Hi! Thank you guys. Ito nga yung box na guys na sinasabi ko. Ito yung X-A5 ng Fujifilm. Sa January 2018 daw yung release nito kaya medyo bago pa. Tsaka it comes with
of course, the, ayun, ayan, sa pin. It comes with the charger dun sa, dun nag, ay, ito pala, nagamit ko na. Tsaka, yung lens na ganap. Tsaka, may pa-strap din siya, adjustable. Yun lang nabalik ko sa halagang 29,990 pesos. Sa Abri sa Davao. Sa third floor yung nabili ko. Yun lang. Thank you again guys for watching. Thank you for clicking this video. So, nagustuhan nyo? If you do, please like and subscribe. Bye na guys. See you guys on my next videos. Bye!